paano ba maipaparating ang pagsusumamo na hanggang ngayon ang puso ay umaasa sa dati mong pagsuyo? Ibubulong na lang ba sa hangin ang pangalan mo? At ang paghingi ng tawad ay sana makarating sa'yo? Paano ba maipaparating ang nadarama ng puso kung ang lahat ng daan ay sarado na papunta sa'yo? Sa distansya na buo ang lahat, na sa dinami-rami ng tao sa mundo, tanging ikaw lang ang nakapagpatibok nitong puso ko. Ikaw at ako, parang sadyang tinadhana, na sa simpleng pagbati mula sa'yo, di na matigil ang pagtunog ng telepono. Araw-araw, ang mensahe at tawag mo. At sa atin lang dalawa, umiikot ang mundo. Sa distansya, tumibay ang relasyon nating dalawa. Kaya naman, tayo ay naglaan ng oras sa isa't isa. Kung nasan ako, nandun ka. Kung nasan ka, nandun din ako. Walang malayo. Dahil sa internet, mas naging malapit pa tayo. Bilang beses man sinubok ng panahon ang tiwala natin pareho, mas lalo pa tayong nagpakatatag at di sumuko. Oo, may mga panahong di nagkakaintindihan. Dahil sa iba ang bansang kinalakhan. Pero inaayos, alang-alang sa pagmamahalan. Pagmamahalan na akala natin walang katapusan. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang kasinungalingan. Distansya. Distansya ang nagbuklod sa ating dalawa. Ngunit distansya din ang sumira ng lahat. Kung gaano tayo naging matibay, naniwala sa pag-ibig, ganun din tayo pinarupok ng mga pagdududa. Pagdududa na walang balak ayusin. Mga tanong na ayaw sagutin. Hinayaan na lang kesa aminin ang kasalanan. At wala nang pakialam kung may damdamin mang nasasaktan. Minsan, tinanong kung minahal mo ba talaga ako o ginamit lang bilang pampalipas oras mo. Hanggang ngayon, wala pa rin linaw ang lahat. Dahil ramdam ko ang silent treatment na ginagawa mo. Sa paglipas ng mga araw, dumalang ang mga tawag mo. Ang mensaheng napakadami, kahit isa, wala nang matanggap mula sa'yo. Di maiwasang manabik marinig ang boses mo. Nananabik makausap ka. Pero inis at pagkayamot sa kabilang linya ang naririnig ko. Ang dating masayang kwentuhan, naging malungkot ang katapusan. At dumating na nga ang araw na kinatatakutan. Humantong na tayo sa dulo ng malungkot na hiwalayan. Marami man naging tanong sa isipan, wala pa rin klarong kasagutan. Kung paano nga ba ang magandang simula nagtapos sa lahat? Ang ikaw at ako, wala nang tayo. Kawalan ng tiwala ang naging ugat ng pagdududa. Na kahit gusto mo pang lumaban, bibitaw ka na. Dahil di na maintindihan ng isa't isa. At ang salitang distansya, tuluyan ng humadlang sa ating dalawa. Kaya kahit na gusto ko pang ipaglaban ka, mas pinili ko ng bumitaw para di na mahirapan. Kasi kung ipipilit pa natin, mas lalo lang tayong masasaktan.
pinatahimik tayo pareho ng distansya. At ngayon, tayo ay pareho ng stranghero sa isa't isa.